Ayun na naman po ay magbabalik upang may ibabahagi na naman sa inyong mahalagang kaalaman tungkol po sa mga batong jade. So, ang jade po ay may dalawang klase na tinatawag na nephrite at saka jadeite. At may tigas po na 6 up to 6.5 para sa nephrite at 6.5 to 7 naman para sa jadeite. So, ang jadeite ay mas matigas kaysa sa nephrite. Mas mura naman ang nephrite ikumpara mo sa jadeite. So, ibahagi po natin kung paano po ito i-test, mga ka-treasure hunter, gamit ang pang-scratch o matutulis na bagay, yung pin o ano pa mga mayroon tayong matutulis. At itong tubig, paano nga ba natin i-test sa pamamagitan po ng tubig? Maya-maya lamang, mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. So, ito pong ating topic na ibabahagi sa inyo, mga ka-treasure hunter, kung paano po natin malalaman na tunay po ang batong jade. So, napakarami po kasi mga fake jade na kung saan naglipa na. At hindi natin alam kung alin po ang tunay na jade. So, una po, ang ating gagawin ay hihipuin natin yung jade. So, yung bato kasi, mga ka-treasure hunter, na natural, kapag hinipo natin ay malamig. So, napakalamig. So, isa-isahin natin siyang hipuin. Pag hinipo natin, mayroon tayong sensor sa ating kamay at malalaman natin na ito ay tunay kapag hinipo natin na napakalamig. So, pag ginano natin ang bato, maramdaman natin na para siyang yelo. Parang may tubig. Kasi napakalamig po kapag ilagay natin yung ating kamay sa mga bato. So, isa-isahin natin ganun ang ating kamay. Yan, malamig. So, kung may mapansin tayong medyo hindi siya malamig, yan po ay yari sa glass o yari po sa synthetic na uri ng kwan na imitation lang ang kanyang pagkagawa. So, yan po. Lahat po natin na nahihipo ay malalamig. Yan, malamig. Yan siya. Lahat po ito ay jade. Mayroon tayong tinatag ditong class A at saka class B. Treated at saka untreated. Pag sinabing treated, yan po ay natunaw, tinunaw. Pag sinabing untreated, yan po ay hindi tinunaw. So, lahat po ito ay malalamig. So, ito po ang ating mga bato. So, ipag-touch natin ang ating kamay pag naghanap tayo ng mga gems, ay palaging napakalamig ang ating mapapansin. Yan po yung una. So, tandaan po natin, mga ka-treasure hunter, ang mga jade na ito ay bawal pag sama-samahin. Kapag nagkauntugan sila ay madadamage ang bawat isa sa kanila. Katulad po halimbawa nitong isa na aking jade na hinalo ko dito ay nasayang sapagkat nung nagkauntugan sila ay sinira niya itong isa. Binasag-basag niya yung isa, mukha nung isa at nagkaroon siya mga pekas. Sapagkat pag nagkauntugan sila ay naggagasgasan sila. Kaparehas din siya sa diamond na ang diamond, igagasgas niya yung isa pang diamond. Sapagkat parehas lang sila ng tigas at kaya nilang magbabasagan ng mukha. So, nagbabasagan ng mukha itong mga jade kapag nagkahalo-halo. So, bawal pala itong paghaluin. So, tandaan natin na ang mga jade ay parehas ang tigas. At kapag nagkaumpugan ay nagbabasagan sila ng itsura o mukha. Parang tao. Nagbabasagan sila. So, nasira nga po itong ating jade na isa. So, una po ay hihipuin natin na sa ating kamay. Pag nahipo natin, malamig po yung gemstones. Pangalawa, humawak po tayo ng patalim o mga
matutulis na bagay at i-scratch natin yung surface ng bato. Ang tigas po ng jade ay 6 hanggang 6.5 pag niprite, 6.5 hanggang 7 naman pag jadeite. So medyo hindi yan na i-scratch ng mga pen o mga matutulis na bagay. Kapag na-scratch, yan po ay plastic o hindi siya tunay na jade. So ito po ang ating gagawin. Kukuha po tayo ng jade at titingnan natin yung surface na mapwede natin i-scratch. Yan, i-scratch natin ito. At yan. So yung matulis po yan. Kasi yan po yung dulo ng aking pinatalas na ano, na screw. So wala tayong mapapansing scratch. Yan. So yung bato kasi na jade, medyo matigas na yan at hindi basta-basta ma-scratch. Yan na natili yung kanyang kinang. Pero nababasag. So ito po sa tagal ng panahon ay nagkakaroon siya ng deform. Na-deform siya kasi nabaon ito sa lupa eh. So sobrang tagal nito. Antik na eh. Na-deform yan. So nasisira din siya sa tubig or sa ilalim ng lupa kapag sa sobrang tagal niya. So kumuha tayo ng pin. Yan po yung pangalawang test bukod doon sa hipo. At i-scratch natin ang ganyan. So huwag po nating paluin o iumpog o iano ng martilyo. Scratch test lang. So yung mga scratch test na ganito ay mahalaga. Ayan, wala tayong makikitang scratch. Tandaan po natin ang jade ay maraming kulay. So, ito ay jade din ito na tinatawag nilang IC jadeite jade. So, pag sinabing IC, transparent siya na puti na parang diamond ang style. So, ito ay transparent IC jadeite jade Burma, from Burma ito. Burmish ito. At per karat din ang presyo nito. Take note, wala lang mga certificate. So, yan po, scratch test. Pangalawa po yan sa ating testing. So, lahat po ng bato na ating makikita ay pwede nating i-scratch ng katulad nito. Yan. I-scratch natin at wala tayong makikitang scratch pag tunay. Yan. Tingnan natin yung isang bato na ito ay hindi jade. Ito ay calcite. So, pag sinabing calcite, ito ay tatablan. Kasi malambot ng, sa jade, malambot ito. I-scratch ko, tingnan nyo. Yan, pumuti. Nakita nyo yung scratch, o. Oh. I-scratch ko, ah. Ayan. May napansin kayong scratch, yan. So, hindi yan jade. Ito ay calcite. Or mababang uri ng crystals. Pero, ito ay may halaga din. Pero, hindi kasing tigas ng jade. So, pag jade, scratch test, gamit ang pin. Pangalawa po yan, bukod sa hipo. Yung pangatlo po, ang didemo natin ay ang tinatawag na water test. Sa water test, malalaman po natin kung jade o hindi ang ating hawak kapag pinatakan po natin ng tubig yung ating jade. So, pag jade, katulad nito, ay banggil na jade, pwede natin patakan ito ng tubig at yung tubig hindi siya dadaloy. Kapag fake naman, dadaloy yun. Kapag totoong jade, ay hindi dadaloy kapag nilagyan natin ng tubig. Let's see. Ayan. Kita ninyo yung parang bula. Ayan. Itagilid natin yan. Kapag mawala yan o mahulog yan, ito na yun, hindi nahulog yung tubig. Yan. Andiyan pa rin yung tubig, oh. Nakaumbok. Yan. So, pag piki, ay mawawala agad yung tubig. Ayun yung tubig. So, mas lakihan pa natin para mas klaro. Yan. Yan yung tubig. Nakita niyo yung tubig. Yan. Yan. Hindi yan mahuhulog
kapag tunay yung jade natin. Ayan siya, nakaumbok. Yan, mahuhulog yan kapag piki. Yan, nakita nyo, hindi siya gumagalaw yung tubig. Steady lang siya na nakaumbok. Yan yung tubig. So kapag piki, try natin yung piki. Ito, hindi to jade. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin siya ng water. At itagilid natin. Ayan. Nakita niyo yung tubig? Naging flat. Kumalat yung tubig. Kumalat yung tubig. Ayan siya. Hindi bumibilog. Pag itagilid natin, pag flat ganyan, itagilid natin, nakalat na yung tubig. Ayan. So, kung nakalat siya, yan, kalat na siya. Unless itong isa, kahit na ipokpok mo siya, ay ganun mo siya, nandiyan pa rin yung tubig. Hindi nawawala. So, tunay po ang ating hawak na jade sa pamamagitan ng paghipo, pag-scratch, at saka pa sa water test. So, dito sa water test, ay medyo mas madali ito kasi marami tayong tubig. Medyo mahirap lang natin i-identify kasi masyadong shiny kapag tubig. Parehas din eh. Let's see yung isa. Try natin itong isa. I-water test natin yung isa. Ayan. Ayan yung tubig. Kita nyo. Ayan. Kumikislap. So, pag ipatagilid mo yan, kailangan hindi mahuhulog yan. Ayan. So, ayan yung tubig siya. Steady pa rin siya. Ayun. So, andun pa rin siya. Kahit na itagilid mo yung ganun mo, ayan pa rin siya. Kita niyo yung tubig yan. Itagilid natin, hindi madadrop yan. Ah. Parang sinisip-sip nung stone. Parang pinipigilan ng stone na mahulog yung tubig. Ayan. Ayan siya. Yan yung tubig. Yan. Hindi nagagalaw. So, yan yung tunay na jade. Dumidikit yung tubig. Parang minamagnet siya. So, unless yung mga ibang stone na ganito ay hindi kumakapit yung tubig. So, yan tubig. Steady pa rin dyan. Kahit na igalaw mo yan. So, yan po yung water test sa jade. So, sa mga bangles naman, paano mag-testing ng bangles? So, ang bangles, simple-simple i-testing yan. Kumuha tayo ng bangles. Halimbawa ito. Kapag matulis ang tining, bitinin natin at pukpukin. Yan. So, bating-tingin natin siya. Matulis ang tining niya, di ba? Yung masyadong parang bakal. Yan po yung jade. I-try natin yung mga fake na jade ay hindi ganyan. Kumuha tayo ng fake jade. Try natin kung ano po ang kanyang tunog. So, ito ay hindi jade, pero stone din ito. At bilong sa quartz. So, ito ay iba rin ang tunog at hindi kaparehas ng tunog sa jade. So, kumuha tayo ng tali. Ganyan lang natin. Then, pukpukin natin. So, iba yung tunog niya, di ba? So, bato yung tunog niya. So, ito ay bato na quartz. So, pag jade, tulad nito, jade ito. Pakinggan ninyo kung anong tunog ng jade. Yan po yung jade. Ito ay jadeite galing ng Burma. So parang napakatining yung kanyang, tulis yung kanyang tunog.
So ito ay tinatawag nilang ICG Diet Jade, galing ng Burma, at million po ang halaga ng ganito. Meron ganito mga 10 million, 7 million ang halaga ng ibang ganito, may certificate. Kita nyo. Matalas po ang tining ang tunog niya. So ito, check natin ito kung tunay ito. Yan. So jade din yan na napaka tulis ang tunog. Tawag yan Burmese. Burmese jadeite jade. Ito. So, ito ay jade din ito na plus B. So, treated ito. So, dalawang klase ang jade. Treated. Nakaranas ng purification sa kanilang mga process. Ano, process nila ito. Pero ito ay hindi. Ito ay tunay. Ito ay tunay. 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 Try natin to. Hindi pa natin nakita, no? Tunay, be. Tunay yan. Hindi na niya itong look, piki. O hindi siya totoo. Yan. So, iba yung tunog. So ito ay tunay na stones. Tunay na stone. Yan. Ito ay iba. Pero tunay na stone ito ay tinatawag na agate. Yan. Agate ang tawag dito. Yung isa ay yung mga sobrang tulis ang tunog. Yan po ay jade. Jadeite jade. Ito ay matining ang tunog, subalit medyo malaki ang kanyang clearance ng tunog. Ito ay tinatawag na medyo, ang pitch niya ay medyo malaki. Hindi siya matulis masyado, pero matining. Ay agate, white agate. May layer tayong makikita dyan sa white agate. So, tunay na stone ito. So, ganyan lang po kasimple ang mag ng jade. Kumuha lang tayo ng tali kapag banggil. Pag banggil, simple lang. Matintingin mo lang yan. Ganyan. So, yan po ang jade. So, thanks for watching. Ayan po ang tatlong pamamaraan sa pag-testing. Yung scratch test, water test, saka yung dangling ba sa English yan? Batingtingin sa salitang Tagalog. Batingtingin natin gamit ang tali. So, sa water test, pasado tayo sa batingting at saka ito sa scratch test. Pag jade po sa ibang stones, iba naman po ang testing. So, hanggang dito na lamang po ang ating pagsishare sa inyo. Hanggang sa muli. Sana'y may natutunan tayo dito po sa aking naibahagi sa inyo tungkol po sa pag-testing ng mga iba't ibang uri ng jade.